Today in Cyberworld News. Posibleng tagaloob daw ang nasa likod ng hacking sa ilang online account ng BDO UnionBank nitong weekend. Mga kapuso, ingatan po ang inyong mga bank account. Iniimbestigahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa reklamong natangayan umano ng libu-libong piso ang ilang bank customer na na-transfer ang pera sa ibang bangko. Kung kailan magpapasko, tsaka pa nawala parang bula ang 150,000 pesos ni Eugenio de Ocareza mula sa kanyang BDO bank account. Natukoy na ang mga hacker ng BDO, ang UnionBank ay nag-freeze ng mga account na kasangkot sa hack. Kinumpirma ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, na natukoy na ang mga hacker ng halos 700 BDO UnionBank accounts. Nasa 2-4 na tao na hindi empleyado ng BDO o UnionBank of the Philippines ang nakilala, ayon kay BSP Technology Risk and Innovation Supervision Department Director Nelfer Flabasan. Dagdag pa ni Flabasan, ito ay mga individual na may hawak ng account na nagbukas ng kanilang mga account noong nakaraang Oktubre. Natukoy na ng BDO ang tech at web service na kasangkot sa hack na epektibong huminto sa pagdurugo. Batay sa mga paunang ulat, ang mga customer ay hindi biktima ng phishing scam dahil hindi sila nag-click sa mga kain na hinalang link o nagbibigay ng sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng anumang website. Sa isang press briefing noong Miyerkules 15 ng Disyembre, sinabi ng Chief Technology at Operation Officer ng UnionBank na si Henry Aguda na na-freeze na nila ang mga fictitious account na nauugnay sa insidente ng pag-hack. Sinabi rin niya na natukoy nila ang hindi bababa sa 6 na mga person of interest. So far, ang initial information pa lang namin, 2 to 4 accounts, pero it doesn't mean that 2 to 4 persons. So, 2 to 4 accounts, we're still verifying yung specific identity ng account owners ng accounts. Natukoy na namin ang mga persons of interest at na-file na namin ang mga kinakailangang impormasyon sa Philippine National Police at sa NBI. Ibibigay namin ang mga kinakailangang impormasyon sa kanila pati na rin sa BSP, pahayag ni Aguda. Parehong tumanggi ang BDO at UnionBank na magbigay ng pagtatantsa kung magkano ang nakuha ng mga hacker. Ang mga pondo mula sa mga kliyente ng BDO ay iniulat na inilipat sa UnionBank account ng isang tiyak na Mark Nagoyo. Pagka-check ko sa personal email ko, stated talaga doon 50,000, and then pumunta doon sa account of Mark Nagoyo. Tapos nakalagay pa doon sa purpose ng transaction, donation. Messages are circulating that Mark Nagoyo with the registered Viber number is from the South. Ang mga ninakaw na pondo ay ginamit umano upang makakuha ng mga cryptocurrencies ayon sa mga source ng Cyberworld News. Iniutos ni BSP Governor Benjamin Jokno ang isang task force na imbestigahan ang insidente at maglabas ng mga findings sa loob ng 30 araw. Nauna nang sinabi ng BDO na pinoproseso nito ang reimbursement ng halos 700 kliyente na apektado ng mga kamakailang mapanlinlang na transaksyon na ginawa online. Sana manatili kayong nakasubscribe at huwag kalimutang kalimbangin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video.